posibleng maharap sa Castrum perjury si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ayon kay dating Senate President Franklin Jolon. Kasunod ito sa temporaryong paglaya ni Senator o dating Senador Leila De Lima ng pahintulutang makapagpiansa mula sa kanyang natitirang drug case sa halagang 300,000 piso. Sinabi ni Jolon na una nang sinabi ni dating Bureau of Corrections Director Rafael Ragos na pinilit lang siya ni Aguirre na magtestimony niya laban kay De Lima hinggil sa illegal drug trade. Ani Ragos, nakatanggap pa siya ng banta mula kay Aguirre kung hindi ito magtetestimonya laban sa dating senadora dahil dito ngayon nakapiansa na ang dating senadora. Hindi malayong maharap ani ito sa kasong perjury kung mapapatunayan. Aabot sa 10 hanggang 12 taong pagkakakulong aabutin ni Aguirre batay sa batas. Ano po ang reaction niya dito, Atty. Sal? Ha? Perjury, bakit? Nag-testify ba si ano? Si Aguirre? Hindi nga naging testigo yan eh. So anong ipa-perjury mo? Dahil ang point ni Senator Jolon, dahil pinilit daw ni former Secretary Vitaliano Aguirre si Ragos. Parang hindi ko yata makita yung connection ng perjury. Mm-hmm. Di ba? Si Jolon, abogado din yun. Paano nga naman kakasuhan mo ng perjury si... Si Aguirre, di naman siya tawag dyan. Hindi naman siya nagsinungaling sa korte. Perjury, pagka under oath, sumumpa ka na to tell the truth and nothing but the truth, so help you God. Tapos, nagsinungaling ka, yung perjury. So, ni hindi nga nag-testify si Aguirre, paano siya makakasuhan ng perjury? Ano pa yan? Walang perjury. Pwede pa siguro malicious prosecution. Pero, alam po ninyo. O, binigyan na kaya idea. Ano ni Sal Panelo, a malicious prosecution. Ganun. Oh. Yung kasong yan eh. Unang-una, yung decision sa isang kaso na naabsuelto, talagang sinabi ng hukuman na talama ang droga sa loob. Talagang admitted yun. Saka kung matatanda mo, it was during her time, De Lima, na talaga nag-flourish ang drug syndicate. Iyan nga yun, di ba? Ginibangan ni Digong yun eh, ang dating Presidente Duterte. Ang pinag-uusapan kasi doon eh, may drug money ba? But before you can even say there was drug money, you have to establish na talaga may drug operations doon. Saan kukuha ng pera yung mga yun na ibibigay? So na-establish yun, sabi ng court. Beyond a reasonable doubt, establish. Mm-hmm. Oh, yun naman si Ragos. Tinan niya si Ragos. Tatawa nga ako dito kay Ragos eh. Sinasabi niya, pinilit siya. Pero ilang beses ba siyang sumumpa? Ilang beses po siyang humarap sa hukuman? At every time siyang umaharap, sumusumpa siya na itong katotohanan. If I'm not mistaken, he appeared in court 6 times testifying under oath to the truth of what he testified against De Lima. Not only that, kung totoo siyang tinakot ni Aguirre, pwedeng valid pa yan kung si Aguirre at the time was in a position of power. Mm-hmm. Pero nung wala na siya, para i-testify niya, and he even repeated the testimony sa Senado. Mm-hmm. Wala nang power si Aguirre doon. At hindi na siya secretary at the time. Hindi na siya secretary. Yun. Tinan nyo. So, itong tao na to, Ragos, nag-testify pa sa Senado. Ang dami pang mga kaalyado niya na doon, ni De Lima noong mga panahon. Testify siya sa Senado, nag-testify pa siya, 6 na beses pa daw humatid ng hearing yan sa korte, tapos biglang nag-recant. So sabi ko nga eh, dapat ang makasuhan ng perjury, itong Ragos. Saka kailangan ma-prove ng korte or nila, team nila De Lima na talagang tinakot siya ni Aguirre. Kailangan may prueba. O kailangan may ipakita siya ng mga text messages ni Aguirre. Mapatunayan nila yung number na yun kay Aguirre.
Merong audio recording na si Aguirre, tinatakot si Ragos. Merong video na si Aguirre, tinatakot si Ragos. Yun. Pero kung ano lang, sabi-sabi lang. O sabi-sabi lang. Kasi ang nangyari rito is yung kay Ragos, hindi konektado si Ragos dyan sa kaso na yan. Kasi ang mga testigo dyan is yung mga preso na nagsabi na hinihingan kami ng pera niyan eh, ganito, ganito, ganyan. Oo, kumbaga, para kumandidato. Tapos yung mga driver niya mismo umamin na talagang nagdadala sila ng mga pera, gano'n. Kompleto eh, itong tao na to, siya yung bagman, siya pa yung kumukuha ng pera dito, siya yung nagdadala, gano'n eh. Ganun yung sitwasyon. Tapos, ang panakot daw sa kanila is, kapag di kami nag-cooperate, inilipat kami sa Iwahig. Eh, ang sarap-sarap ng buhay namin dito. Kumbaga, may mga pole dancing kami. Kaya kami mga bathtub dito. So in order for us to keep this life here in Bilibid, we have to comply. Yun yung dating mga kaso niya. At yun yung mga testimonya na. Ngayon, biglang luwabas itong Ragos at mas lalo pang nagpatibay dun sa kaso. Kumbaga hindi konektado si Ragos talaga. Pero kumbaga meron ng mga akusasyon, pinagtibay pa nung kanyang statement. Na yes, one time nagdala ako ng for how many times nagdala ako ng pera sa kanya galing dito sa mga. Ganun yun. Iko-consider mo pa yung kanyang background. Dati siyang NBA director ba siya? Si Ragos. Mm-hmm. Ano pa? Kung baga, malaking mama pa. paano paniniwala kaya nga sabi ko, it's a grave mistake that the court gave weight to the recanted testimony. Kasi dapat ho yan, yung bumabawi ng testimonya sa hukuman, yung bumabaliktad. Kailangan patunayan sa hukuman na siya'y tinakot, pinagbantaan, puwersa na magsinungaling sa hukuman. Hindi naman po establish yan eh. Mahirap talagang i-establish yun kasi ano lang talaga siya. Wala talagang hard evidence to prove that. Hearsay siya. Ngayon ganito, anong connection nito kay sa kaso ni Tevez? Yung mga sampo na nag-recant dun sa kaso ni Tevez, hindi pa po nagsisimula yung kaso. Kumbaga, dinidinig pa lang, tapos yung mga gumawa ng testimonya, nag-plead ng not guilty sa korte. So, ibig sabihin, pag nag-plead ka ng not guilty, kasi nga dun sa iyong unang testimonya, inaamin mo na si Tevez ang nag-utos sa amin para patayin yan. Nag-not guilty plea ka. So, ibig sabihin, iba na yung mo. Hindi mo na pinaninindigan yung iyong pag-amin dun sa krimen dahil not guilty ang plea mo dun sa arraignment. So yun, malaking kaibahan yun. Kasi ito, yung kaso ni Tevez, wala pa nun sa korte nung nag-recant itong mga ebidensya, mga testigo. Kasi itong mga sampung testigo, dapat yung ginamit yung testimonya nitong sampung testigo, yung unang testimonya nila, para makasuhan si Tevez. Kasi wala naman si Tevez dun sa pinangyarihan physically dahil nasa ibang bansa nga siya. So dahil hindi pa nagsisimula yung kaso at nag-recant na itong mga testigo, dapat hindi muna nila kinasuhan si Tevez kasi nga back to zero yun. They have to prove first na itong nag-recant na mga ito ay talagang binayaran ng mga Tevez para mag-recant. Ganun yun. Sige. Sabi ni Lesberg, Boss, bakit kaya 7 years nagtagal yung kaso kung matibay ang ebidensya? Sana na-convict na si Dilima para, alam mo, yun na nga eh. Mantakin mo nung panahon ni PRD na kulong yan, di sana minadali nila. Diba? Di sana minadali nila na kulong kagad. Kung talagang gustong mabulok sa kulungan ni PRD to, 2016 pa lang nakulong na yan eh.
Ilan taon din sana tinrabaho talaga nila yan para magkaroon na ng guilty verdict. Pero dahil nga hindi pinakikialaman ni PRD yung kaso na yan, ayan, nakalabas siya ngayon. Yun yung dapat na maintindihan ng tao na if indeed si PRD ang nanggigipit sa kanya, sana nakulong na siya nung panahon pa ni PRD. Hindi, di ba? Bukas pa yung kaso niya hanggang ngayon. Nakalaya pa nga siya hanggang ngayon eh. So yun yun, at saka 7 years, maaga pa po yan, Nesbird. Sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa city jail. Napakarami po doon, ang tagal-tagal nang nakakulong. Dinidinig pa rin yung kaso nila. Magtataka ka. O yan, 7 years, di ba? 7 years yan, mga bossing. Galit pa si PRD niyang lagay na yan sa kanya, 7 years. Nakita niyo yung anak ni Boying, 2 months, acquitted. Oh, masasabi ba natin na nakialam si Boying sa kaso ng anak niya? Hindi ko sinasabi ah. Kayong bahalang sumagot niyan. Ayun, pero yun nga, ang tawag dito, ang nangyari dito is, yan, umandar yung tamang proseso. Diba? Kasi kaya naman eh. Kung talagang ako, makapangyarihan ako, presidente ako, siguro kung gago ako, kaya naman. Pero bakit hindi siya nasintensyahan nun? Kasi nga, walang pakialam si PRD. O, bitingnan nyo na nga lang, sabi ko nga sa inyo, si DOJ Secretary, Boying Rimulya, yung anak niya, nahulihan ng drugs. O, 2 months after, acquitted. O, kung talagang sabi ko nga, kung gusto lang ni PRD talaga, bulok na sana yan. Tinan mo, dapat nga, happy sila eh. Na hindi pinakialaman ni PRD, ang pinakialaman niya, baka matagal lang sintensyado yan si Leila. Oh, kaya nga, hindi ba, napulaan din natin itong taga-usig, mga prosecutors. Kasi, hindi nila prinisinta. Kasi dapat, nung nag-recant, although the rule says, one who alleges must prove. Kaya dapat prinuman, hindi nga naprubahan. So dapat tahimik ka na ron. Kaya dapat ang hukuman, ay hindi naman naprubahan, valid pa rin yung testimony mo. Ito namang taga-usig, relying on that principle that one who alleges must prove, hindi nila prinisinta si Aguirre. Kung ako ang abogado, I will present. I would have presented Aguirre para ipakita ang kasinungalingan ng pagsisinungaling. Kasi pati yung Pau, merong ano eh, may video nung nagbigay yan ng statement. Dapat yung prinisinta lahat yun. So, ang kung if I to assess your what you're saying, Attorney Sal, is parang gumagawa na, ini-stage na nila ang lahat ng angulo to make sure na foolproof ang magiging decision kaya ng Korte Suprema or ng Korte na tuluyan ng makalaya at madismiss ang kaso ni De Lima because of the recantation. Pero yun nga, Attorney Sale, questionable. Yun yung point mo eh. Questionable yung recantation nila at hindi pa napatunayan. Exactly. Kaya sabi ko nga, mag-appeal kayo. At yun ang hindi na naiintindihan ng mga naniniwala sa side ni De Lima and even doon sa publiko na pinapanood yung drama ng mga pag-iyak, ng mga paglabas. But saan ba mag-boil down ito, Attorney Sal? Hindi siya nakulong dahil in-oppress siya or may political oppression, kundi meron siyang kinumit na kasalanan or... Sakto! O parang si PRD, kaya siya kinasuhan ni Franz Castro ng grave threat kasi feeling ni Franz Castro tinreten ni PRD yung buhay niya. So karapatan ni Franz Castro yun. O ito naman, ganun din. O maraming mga testigo at napakaraming mga ebidensya na nagpapakita na may kaso, mayroon talagang basis itong kung bakit siya nakulong ng ganyang katagal habang nililitis yung kaso na yan. Senador pa siya noon, hindi niya nagamit yung kapangyarihan niya. Pantakin mo ha, US, European Union, pinalalabas yan.
Ang lalakas ng backer ni Leyland de Lima noon. Bakit hindi niya na ipagtanggol yung sarili niya nung mga panahon na yun? O diba? Mantakin mo, pagre-recant lang ni Ragos yung nakapagsalba sa kanya. Sangka pa. Nainilabag siya sa batas. At saka, sabi ko nga, kahit na wala kang nilabag eh. Assuming na absuelto ka rito, yung mga ginawa mong kasalanang paninira mo, pag lalapastangan mo sa katauhan ng dating Pangulong Duterte nung inakusa mong mamamatay tao, and pumatay. Even former GMA. Tapos yung KGMA pa. Yun ang mga kasalanan na pinagbayaran mo. Yun yun eh. Samantala, Attorney Sal, marami daw sa marami sa international community ay sumusuporta sa temporary paglaya ni De Lima. Kabilang na rito United States, United Kingdom, France, Australia at Canada. Anila, they will continue to follow the case closely. Sabi naman ng European Union Ambassador na si Luc Veron, ito ay isang positive turn in the pursuit of justice. Para naman sa Amnesty International Philippines, and I quote, Leyla has been targeted by the government for her criticism of the murderous war on drugs and other human rights violations. She should have never spent even a single day in detention. This last remaining drug case against her must be una sa lahat, putang ina ninyo mga European Union kayo. Kaya nakikialam. Putang ina ninyo, pakialaman nyo yung mga bansa ninyo. Huwag nyo kami pakialaman dito. Wala kayo pakialam sa amin, mga gunggong kayo. Ayusin niyo yung gulo niyo diyan sa mga bakuran ninyo. Huwag kayo nakikialam dito. Oo, nagkakagira-gira na diyan. Yun ang asikasuhin niyo, yung nangyayari sa sa Israel at saka sa Hamas, mga punyemas kayo. Nakikialaman niyo yung kay Leyla de Lima. Dismiss and those behind her arbitrary detention and other violations of her human rights must be brought to justice. Ever since palagi naman yung mga tagalabas, ang hilig makialam sa ating internal affairs, hindi naman nila alam talaga nangyayari dito. Pag pinipid sila ng mga anti-government, pinaniniwalaan naman nila, hook, line, and sinker. Tsaka, di ba, doon din galing ang mga pera ng mga NPA sa labas. Tanong ako, Dix, may mga nagre-react sa social media, may hashtag never forget sila. Never forget kung ano yung dahilan bakit nakulong si Senator de Lima. Oo nga. Drugs. Yan po ang ano, huwag nating kalimutan drugs. Samantala. Yes. Yan. So, huwag nating kakalimutan kung ano ba yung reason bakit nakakulong yan. Huwag niyo masyadong ginagawang parang santo yan. Sabi ko nga sa inyo, kung halimbawa yan ay ma-acquit, hindi naman ibig sabihin, hindi na talaga niya ginawa yun. Maaring sa mata ng batas, nakalusot siya, pero sa mata ng Diyos, mahihirapan na siyang makal. Kahit maubos ang tuhod mo, kakaluhod sa simbahan, hindi na yan nawawala sa pagkatao mo. Di ba, binigay ko nga kayo ng example. Di ba, yung Visconti Massacre, nasa na yung mga, nakulong ng how many years? 30 years. Or less than 30 years. Believe it. Nasa na sila, nakalaya na. Pinalaya sila ng korte dahil nawala na nga yung mga ebidensya laban sa kanila dahil may nagsunog daw. Nakalaya sila ngayon. Ngayon, tatanungin ko kayo, sa tingin nyo ba, sila ang may kagagawan dun sa krimen ng Visconti Massacre? Sa tingin nyo, kung sa tingin nyo, din, ganun din dito. Ma-acquit man to si Leyla de Lima sa kaso niya, pero alam natin, sa isip at sa puso natin, na talagang totoo itong mga ikinaso sa kanya. It's just that, technicalities, napawalang sala siya. Ayun, ganun yon mga bossing. So ngayon, speaking of PRRD, paggabi dun sa gikan sa masa, tinanong siya, sabi sa kanya, PRRD, ano ang sagot mo dun sa
ano, doon sa ipina yung subpina sa iyo, anong sagot mo? Oh, ito ang sagot ni PRD doon sa grave threat na ikinaso sa kanya. Oh. Magpapakulong na lang daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Reaksyon niya yan sa inilabas na subpina sa kanya ng Quezon City Prosecutor's Office. Sabi pa ng dating Pangulo sa kanyang programa sa TV, siya raw ang ino-oppress nang naghain ng kasong grave threat na si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nag-ugat ang demanda sa pahayag ni Duterte kagaya ng confidential funds ng anak nitong si Vice President Sara Duterte. Binanggit ni Duterte ang pangalan ni Castro na ayon kay Castro ay pagbabanta sa kanyang buhay. Susunod po ba kayo sa subpoena ng QC prosecutor? Magpakulong na lang ako kasi gina-oppress ako ni Franz. Pero paglabas ko talagang, paglabas ko sa, magpakulong ako, paglabas ko ito, hanap. Medyo mabigat yung sinabi ni PRD doon eh. Sabi niya, so anong pong gagawin niyo? Sabi niya, magpapakulong na lang ako kasi ino-oppress niya ako. Pero paglabas ko, sigurado ko, hanapin ko talaga siya, papatay ko siya.